Bien, sa isang success story, ang laging highlight ay kung ano ang hirap na dinanas nila bago nila narating ang tagumpay. Tama ka dyan, Sir John. Napansin ko rin yan eh. Di nila inuumpisahan kung saan sila naging successful. Kung hindi sa mga diskarteng ginawa nila, kung paano sila nagstay sa focus nila at kung paano sila nagstick sa kanilang mga plano. Kaya ikaw na nanonood at nakikinig ngayon, alamin natin ang mga highlights ng mga kwento ng napakaraming successful na tao. At sabay-sabay tayong matuto sa mga natutunan nila. At yung pinaka-importante siguro, paano nila napapanatili na mayaman sila at patuloy na lumalago ang mga negosyo nila. At syempre, maraming pagbabago sa kanilang buhay, kaya aalamin natin yan dito lamang sa Success Secrets! Marami na sa mga Pinoy ang nahihilig sa pagpapaganda ng kutis. Ang ibang kapos sa pera ay sa bahay na lamang ginagawa ang pagpapaganda. Ngunit ang iba naman ay pumunta sa derm clinic upang doon gawin ang mga seremonya. At ngayon nga, hindi na lamang para sa mga babae ang mga derm clinic dahil marami na rin mga kalalakihan ang nagiging suki na ng mga ito. Tila ba kasama na rin sa basic needs ang pagpunta sa mga derm clinic? At sa dinami-dami ng mga nagsusulputan na derm clinic, isa ang Ellen's Aesthetic Center na pag-aari ni Ellen Lessing na talaga namang dinarayo. Nagsimula bilang isang beauty parlor sa maliit na lugar sa Santa Cruz, ngunit kalaunan, nag-expand hanggang dumami na ang mga branches. Dahil ang dating beautician noon, milyonarya na ngayon. Alamin natin ang sikreto ng kanyang pag-asenso. Dito sa Success Secrets! Nag-start ang Ellen's in the first place? Ako, you know, ang Ellen's para akong ano eh. Pwede na, pwede from rag to riches. So, yeah. The usual, diba? Oh, yes. Hindi kasi, kuminsan, diba, yung iba nagsisimula sila talagang meron. Mm-mm. Ako, hindi. Mm-hmm. Maniwala ka na masukan ako bilang isang sa beauty parlor before, siguro 1972. Ayon kay Miss Ellen, 170 pesos lang daw ang kanyang monthly salary noon. Ngunit talagang nagtipid daw siya dahil pangarap niya magkaroon ng sariling parlor. At noong 1979 nga, ay nakapag-ipon siya ng pera na pakiramdam niya ay sapat na para sa pagpapatayo ng isang negosyo. Nagtayo ako ng Ellen's na 6,000 lang ang puhunan. Wow, that's amazing. Oh, di ba? 6,000 lang ang aking puhunan. Then, eto ano, ang staff ko, ano lang, apprentice lang. Ako lahat. Kasi nung araw, wala naman aesthetic center, walang skin care. So, nagsimula ako ng Ellen's Beauty Salon. Hanggang ngayon, buhay pa. Kaya ang gigibain na raw dito sa Marysal Avenue. Doon nag-start ang Ellen's? Doon ako nag-start talaga. Okay. From talagang ako yung nagkukulot, ako yung naggugupit, ako yung nagsishampoo, you know, di ba? So, talaga ang Ellen's nag-start from the beginning na. Paano niyo po ba nahiligan yung ganitong klaseng business? Paano kayo napunta sa beauty industry? Exactly. Di ba, nung pagbata ka, di ba, anong ambition mo? Anong gusto mo sa life? Parang ganun-ganun. Ako lagi ko sinasabi, gusto kong maging beautician. Kasi before wala naman mga aesthetic, you know, di ba? Gusto ko ang aking ambition to be a beautician. Dahil dito, kung kaya't kumuha umano siya ng kursong cosmetology sa isang vocational school noon na kung tawagin ay Hokson Junior College sa loob ng 2 taon. Ayon pa kay Miss Ellen, hindi niya akalain na lalaki ng ganoon ang kanyang parlor at magiging aesthetic center pa. Ngunit alam niyo ba ang pinakasikreto niya kung bakit siya nagkalakas ng loob ng magtayo ng isang negosyo? Nagsimula ito na talagang nag-grow ako nung nagkaroon ako ng problema sa aking ano yung personal life, 'di ba? Yes. Yung ano mo. So kailangan kong ano eh, kailangan kong panindigan kasi nag-iisa na ako. Alright. Dahil umalis kami sa bahay namin. So kailangan nagsimula akong mangupahan ng apartment. Kano kayo ng big, nagkaroon ako ng big challenge. Why, challenge na kailangan ko yung mga anak. Yes, ganon. Pangaganda nung kinikwento ni Ma'am Ellen, exactly, na yes. Ang isang challenge pala, pwede rin magdala sa'yo oh, sa yes. To success. To success, yes. No? Yes, exactly. Kasi pag na-apply ka, no,
huwag kang magpapa-api eh. No, di ba? It's a motivation. Pag na-api ka, pag may problema ka, kailangan maging magaling ka eh. Hindi yung pag nagka-problema ka, gaganyan-ganyan ka, parang nakakaawa ka naman. Yes. So kailangan, di ba, ang buhay, pag nagkakaroon ka ng problema, challenge sa'yo yun eh. Kailangan mas maging magaling ka. Ngunit alam nyo bang nagkaroon din ng threat noon si Miss Ellen? Sino naman kaya ang kanyang kinatakutan noon? Noong 1987, ano, naisip ko, parang mas magaling sa akin yung mga gay. Okay. Diba? Actually, sabi ko, mag-iiba ako ng line. Mag-iiba ako ng work. So ano kaya ang ginawa ni Miss Ellen para mawala ang takot niya sa mga magagaling na gay na naging threat sa kanya? So ang ginawa ko, wala namang kasing school ng aesthetic, skin care, wala namang school dito sa Pilipinas. Yes. Literally, ang gumagawa ng doktor. Doktor, di ba? Professionals, ganun. So noong mga 89 hanggang 90s, ayun, 90s, nagsimula na akong magpunta kung saan-saan. Asia lang naman eh, di ba? Actually, nung araw, wala namang seminar eh. Observe lang. Observe, yeah. Observe, ganyan. Then hanggang sa may makilala ako, nag-aral ako sa Hong Kong. Okay. So talagang, kumbaga binigyan nyo na ng oras na pag-aralan ng mga buhay. Oh yes, kasi hindi lang ang trabaho natin ganun, hindi lang sa skill eh. Kailangan mo mag-aral. Even dun nagbubuhok ako, nag-aaral ako sa Amerika. Nung mga, yung mga, ba yun, nung nauso noon yung, ba yun, Revan, or kung ganun-ganun. Ayon pa kay Miss Ellen, kailangang tuloy-tuloy ang pag-aaral ng negosyong pinasok dahil kung hindi ay siguradong mahuhuli ka sa mga bagong kaalaman. Oh yes, hindi siya yes. Pwedeng, hindi kumbaga, ka pwedeng, ay nandito ka lang, ganyan-ganyan, diba? Dapat continuous. Kailangang continuous, mag-aral ka pa rin. Hindi pwede yung experience ka lang, hindi pwedeng ganun eh. Hanggang ngayon, ako, nag-upgrade ako. Minsan, napunta na ako ng Japan, punta na ako ng US. Kasi ngayon, mayroon ng convention. Yes, so yan yung... Diba? Marami na yung... ng convention. Skills, meron ng ano, meron ng mga seminar, di ba? Actually, ang permanent cosmetic ko, nag-aral din ako sa Amerika. 3 days lang eh. Kailangan tuloy-tuloy eh. Bukod sa pag-i-enhance ng kaalaman, Miss Ellen makes it sure na nasusubaybayan niya rin ang kanyang mga staff. Alam ko magaling sila eh. Pero kailangan makita ko pa rin. Siyempre, mga staff, di ba? Na ano, ganyan-ganyan. So tinitingnan ko isa-isa kung ano yung baka may kulang pa. Di ba? And mind you, si Miss Ellen mismo ang nagtitrain sa kanila. At bago niya ito pahawakin ng mukha ng iba, kailangang pumasa muna sa kanya. Dahil siya ang unang-una nitong magiging customer. Lahat sila, in-enhance ko rin yung kanilang. Kasi ang mga staff ko, hindi sila professional na pupunta rito, marunong na. Lahat siya, na ako nag-train. Kumukuha ako 18, hindi ako mukha na medyo matanda na mahirap na turuan yun, di ba? So kailangan, ano sila, darating sa akin, fresh na fresh, no? Ako talaga yung nagtuturo from the beginning na ako yung, like, halimbawa, ano siya dito, yung tawag doon, apprentice siya. Then, mga dalawang taon, marunong na siya. Kailangan ako yung magturo. Then, pag halimbawa, nagawa na niya ako, papasado ka na, pwede ka nang gumawa. At hindi lamang daw dapat hands-on sa skills ng mga staff. Dahil dapat ay hands-on din sa negosyo upang maging successful ito. So kahit parang successful na siya, kailangan binibisita pa rin bawat branch. Hindi pwedeng okay. Hindi pwede yun eh. Kasi diba, lahat naman kahit na anong klaseng negosyo, ang success mo sa staff mo eh. Dahil hindi mo naman kakayanin lahat yan eh. Yes, dahil ako, pinapasok nila Ellen's, alam nila, ay ano yan, pag narinig mo, magaling yan. Pagdating po ba sa customer service, paano po ba na iiba ang Ellen's? Ang Ellen's po. Ang lagi kong pinagmamalaki, sabi ko, pag pumasok ang tao, even 1 centavo ang in-spend nila, gusto ko quality. Gusto quality. Ko masaya sila. Quality. At ano pangalan to, di ba? Kung minsan marami akong narinig na ang facial, kailangan ganitong oras. Sabi ko, ako, ang sinasabi ko sa kanila,
kahit maghintay sila ng matagal, kailangan yung ginagawa mo, pagbutihin mo, huwag kang magmamadali. Dahil haantayin ka nila. Di ba? Yes. Usually, di ba, kahit naman sa parlor, kasi ayun, malaki. Meron na susunod. Meron na susunod. At dahil ang mga facial setter daw ay puro lamang sa may mga pera, paano nakaka-survive ang Ellen sa dami ng kompetisyon ngayon sa market? Actually, ang kinikater ko, masa. Masa po. Pero pagpasok mo sa Ellen's, mukha kang mayaman, di ba? Kinukuha ko ang masa, like yung mga nag-office, di ba? Bakit mayaman lang bang may karapatan magpaganda? Pero masasabi ko, ang sa amin, pag ginawa ka, sabi ko nga, di ba? Naku, pag nagpunta ka sa Ellen's, di ka na makakaalis. Babalik at babalik ka sa amin.